travel natin dito yung alas 4. Tsaka pumapag-shoot tayo mamaya. Ito na pala, lapit na pala. Ang lakad na pala yan, oh. Sa the oldest rock dito sa Amon, Rizal, yung bukas Gigantes Festival. So nandito na. Sir, may entrance dito? Sir, walang babayaran. Ah, okay, yun, walang babayaran. Okay, ano lang, sir, pangalan? Okay, ano ka lang po, sir. Ganito lang sa labas? Alam ko naman yan eh. Yun nga, picture lang tayo. Walang entrance fee.
kinakainan natin. May nahina, may naharap tayo doon sa pag-research natin. Kaya lang, nag-iikot-ikot tayo eh. So, ito. Angono Medics Hospital Wing, yes, center. Punta muna tayo sa 7-Eleven. Bili tayo ng tubig natin, tsaka kung ano yung mga pwedeng kainin. Nandito tayo sa, malapit na tayo sa SM Center ng Angono. Siguro pagbili natin ng tubig dito sa 7-Eleven, CR muna tayo. Alright.
ba? Yung art capital ng Philippines, ng Angolo. So, kasama to sa listahan natin na mapanood ng mga kasining natin. Alright! Kaya hindi lang camping, no? Pinupuntahan natin. Siyempre, yung nature, yung art and culture. No? Sa Pilipinas, lahat yan. Topic natin. Tapos, siyempre, yung mga kasining natin na nanonood, marami silang mapupulot na aral dito dahil alam mo bakit? Hindi pa nila narating to. Mahirap kasi puntahan to eh. Lalo kung nasa Visayas ka, Mindanao ka, diba? So, advantage natin na nandito tayo sa Manila, puntahan na natin kahit malayo pa rin sa bahay namin, sa bahay ko. Sinadya ko talaga puntahan to para makasama natin sa listahan. Ma-inspired yung mga kasining natin na makita yung kauna-unahang oldest rock art dito sa Pilipinas, no, na na-discover ni Francisco, Otto Francisco, na isang national artist dito sa Pilipinas sa visual arts. Yun siya yung gumagawa ng mga mural. Ayan, alright. Yung pagkakad dun sa Peter Gibbs, hanggang 4 PM lang. So, 3:15, sana makaabot tayo. Alright. Tapos nagpupumpas na puno yung cellphone natin. So yung napuno yung memory, no? So dami natin pinunan kanina kasi ng mga vlogs. So importante na ready kayo lagi, may backup. Sa Rainbow Village. Pero mamaya dadaan tayo doon para alamin na
mag-iiwan ng ID. Ay, dito sa ano no, sa guard post no. Yan. Sir, tay pa picture lang ako doon. Yan sa ano yan. Okay. So ito yung ano petroglyph sa daan no. Yan. All right. So inag-iwan tayo ng ID. Tawag nila dito, yung mga local, hindi nila kilala yung petroglyphs eh. Tawag nila kuweba. Diba tayo tawag nyo kuweba, no? O, kuweba ang tawag nila dito. Di sila familiar sa petroglyphs. Yung narinig yung putok dun sa kabilang side, fire range yun. O, fire range. So, papicture lang tayo. Habol natin dito yung alas 4 tsaka kumapag-shoot tayo mamaya. Ay, ito na pala, lapit lang pala. Lakad lang pala eh, no? Ay, iwa ko na ito sa akin niya. Okay lang, papasok ako sa globe itself lang. Okay, so ayun na. Nandito na tayo sa the oldest rock dito sa Angono, Rizal. Dahil bukas, Gigantes Festival. So nandito na. Sir, may entrance dito? Entrance, sir, walang pabayaran. Ah, okay. Yun, walang pabayaran. Okay, ano lang, sir. Sir, ang pangalan? Okay, ano ko lang po kayo, sir, na pag-blood. Ganito lang sa labas? Okay, pwede na. Alam ko naman yun eh. Yun nga, picture lang tayo. Apo, yun. Picture lang. Okay. So, yun din. Bawal din kung lumabas. Okay. Ito yung, lugar dito sa Binangon. Part na siya ng binangona ang TV website. Ito yung mga bawal. Yung mga reminders na bawal. Yung walang entrance fee. Nagandahan yung mga entrance fee. Alright. Ang dagdag na rin. Kakampi. Mga kasining, may dala akong lighter, sir. Wait lang. Meron tayong nakilala rito, si... Okay. Sayang. Ano ba, paano yung ano? Sige, kwento mo na lang. About dun sa ano, meron si sir kasi ayaw magpakita siya ng mukha dahil bawal. Kukwento na lang niya about dun sa ano, sa Gigantes. Oh, sir. Kwento mo yung Gigantes. Yung totoong story, ah. Ay, yung sa ano, sir, wala kami ang boat sa ano. Oh, isa sa mga... Kumbaga, isa lang ako sa naging parte ng pagbubuhat ng Gigantes. Oh. So, kilala niya yung original, yes, na nagbubuhat. Sino yun? Mga dati ang ano po, mga tawa ni Mama Temyo. Mama Temyo? Sino si Mama Temyo? Yun po yung gumawa naman. Siya po yung may-ari naman. Yung Gigantes. Siya yung original na nag-create. Yun, si Mama... Mang Temyong, yun, si Mang Temyong, yun, sa kasaysayan ng Angono, taga-Angono itong na-interview natin, nahihiyain siya at bawal. So yun, kinukwento niya about kay Mang Temyong, siya yung original na nagsimula ng Gigantes, no, Gigantes Festival dito sa Angono. Yun, narinig natin yung fire range yun sa kabila, no? Tapos. So papasok na tayo, buti pinayagan tayo ni sir na hanggang doon lang sa Bukana. Pero pagdating sa hieroglyph, sa petroglyphs, bawal. So bawal yun. Pag may nakikita kayo nagbablog, nag-video doon, mali yun. So hindi sila sumunod sa rules, tayo pinayagan hanggang doon lang sa Bukana lang. Pero kung mabibideo clip lang natin, doon lang, pero hindi pwedeng malapitan. Picture lang pwedeng ina-allow. Sige sir, salamat ha. Papasok na tayo. Dito walang entrance. Walang ano nga lang, private na dumadaan dito, no? Ito sinadya na ba to? Talagang ginawang ganito. Bale, pagkano sir, mga ganyan, in case na gusto nyo malaman yung history, pwede kayong magtanong sa aming museum guide. Yung museum guide po tayo, sir. Sa museum? Yes, sir. San, sa bansa manda? Ay, dito. Pagdating ko sa dulo, sir, kakanan po kayo. May mag-assist po sa inyo doon. Ayun. Medyo madilim dito sa tunnel. Titingnan nyo. Yan. Yan ang tsura ng tunnel. Madilim. Yan. Alright. So, yun.
Wala talaga siyang ilaw? Niniligyan ng ilaw? Bale, ganyan ako talaga yun. Sige, pasukin na natin. Huwag na tayo magsaya ng auras. May mga tao naman dun. Yes, sir, meron. Yun. Ganito kadilim dito sa tanin. Isa to sa mga na-discover ni Francisco Botong, ni Botong Francisco, si Carlos Botong Francisco. Yeah, isa sa mga national artists. So dito sa Hague, makikita mo 'yung isementado, 'yung natural settings. Iniwan natin doon kay Tata 'yung yung dala natin saging. Madilim siya. Siyempre, itong salamin natin, may X-ray natin. Nakikita natin. Tabi po. So, bawal talaga mag-vlog dito. Hanggang dito lang po sa mukha niya. Pinayagan tayo sa dahil mabait. Yung mga pumunta dito talaga si Nasa Jai, nakabike lang. Meron daw tayong kakausapin doon, may tao. So, hanggang doon lang. Inuulit ko, no? Bawal kumuha ng video doon sa may malapit sa Peter Clips. Meron mga reason sila. So, sundin na lang natin. Pero picture pwede. Hindi naman siya parang creepy, no? Sobrang dilim, pero kung may aas dito, delikado. Yan, maliwanag na. Alright. Grabe. Yan. Tapos, ito yung petroglyphs na ang angono. Tapos, ito yung pinaka oldest rock art dito sa Pilipinas. Diba? So, nakuha natin yung biyahe natin kanina. Magaling si tatay, magbiyahe ng tricycle. So, mga 30 minutes din. Mga, siguro wala bang 30 minutes, mga 20 to 25 minutes. Sino yung get up ko? Yan. Importante talaga yung maganda yung sapatos mo. Naka-pants. Nakikita nyo sa mga vlog ko, di ba, naka-short. Dito nag-pants ako eh. Tactical pants tawag dito. So, pwede siyang gawing short. Yan. Yan. Zipper. Kaya nagsuto ko dito kasi yung settings, dapat alam nyo yun. Pag nasa ganitong lugar ka, siyempre yung mga insekto, lamok. So, dapat prepared ka. Siyempre, tulad yan. Naghahanap ng lighter. Hindi ako nagyayosi pero may lighter ako. Kasi pag nandito ka sa gubat, number one rules yun na meron kang ilaw, no? Kung walang buwan, meron kang ilaw apoy. Yan. Kasi safety yan para sa mga insekto at sa mga hayop din, no? Siyempre may gubat dito. Tapos, siyempre magdala ka lang tubig. Yan. Importante yung tubig dito. Alright. So, pagdating sa tunnel, naglakad pa ako. Ayan. Kanan daw. Ayan. Na-allowed pa ako na magsalita dito. Pero pagdating dun sa petroglyphs, bawal na. Akala ko paglabas ng tunnel, yun na. Bungad na. So, meron pa pala. May waiting shed dito. Mura na sa sa 400 balikan kasi wala kang sasakyan pa uwi eh. Yung 150 papunta pa lang yun, last year pa yun. Pumapata 200 balikan ko. Diba? Pwede na, saan ka pa? DIY ah, yung mga gusto pumunta rito. Sa taas. Ayun. Sa taas. Bawal nang kumuha ng video doon. Picture na lang. So, magtatanong tayo doon.
So hanggang dito lang pwedeng kumuha ng video. So doon bawal na. So pupunta tayo dito kay sir. Para siguro baka may register dito. So inayos na nila yung settings ng lugar. Ayan. Good afternoon din. Wait lang ha. So magre-register lang tayo dito. Kinusot na ako ni guide na hanggang dito lang pwede mag-view. Si sir, siya yung makasign dito sa registrar. So bawal kumuha ng video doon, kundi pictures lang. Hindi niya ina-allow na kumuha ng video. So sa mga gusto mag-vlog dito, please lang, follow the instructions at yung rules ng amo ng Petro Groups. No? So pwede pumasok din sa loob. Tapos, pwede. Saan ang pangalan? Dito po, ang pangalan lang po, tapos yung city address na lang po ninyo. Kalo kanina sa foreigner pa yun. Kaya nyo po. So yun, nag-register tayo. Ilang pumasok na yung araw na po? Bilang? Marami sir. Pang dalawang page na ito. Okay. So yun ah. Buti lang dito walang entrance, no? Kasi layo ko pa eh. Ang pricey rito yung pamasahe. So mapasok na tayo. Sir, sino pwedeng kausapin dito? Ano ito po si Mr. Okay. Tungo sa vlog lang about din sa ano. Kasi kinopromote ko about yung ano. Ma'am. Art. Kausapin lang muna. Hello po. Hello. Nandito na tayo sa Damo ng binangon ng painting groups. Hello po. Kasi Quedes. Sa pagka-dami ko siya niya. Bawal ang kumuha. Alam ko. So, ma'am, pwede ko pa kayo ngayon yung bago sa... Bawal po sa pagkakamihan po ako. Okay. So, bawal pala ang push and turn. Ito pala lang. Sige, okay lang. So, ito. Meron sila na lang. Pero okay lang siya mo nito. Then, nilang naman ako. Pwede ba siya punan niya? Picture lang, sir. Okay. So, punan lang natin ang pictures to. Puntahan na natin yung taas. So bawal tayo kumuha ng video to, picture lang. Saan ang pinaka... Dito po, entrance. Entrance. So akit na tayo. Alright. Angono binangonan petroglyphs ay ang mga petroglyph na inukit sa isang batong pader sa binangonan Rizal. Binubuo ito ng 127 na mga figura ng tao at hayop na nakaukit sa rakol na malamang inukit noong huling bahagi ng Neolithic o bago ang 2000 BC. Sila ang pinakamatandang kilalang gawa ng sining sa Pilipinas. Noong Marso 1965, natuklasan ito ni Carlos Botong Francisco at ng kanyang tropa na mga Boy Scout sa isang field trip sa hinterlands ng Angono at Binangonan. Ang mababaw na silungan ng bato ay pinalamutian ng mga ukit na kahawig ng sa tao, palaka at butiki. Ang mga petroglyph ay mga larawang inukit sa mukha ng bato. Ang salita ay nagmula sa Griyegong Petra na ang ibig sabihin ay bato at ang glyph na ang ibig sabihin ay ang pag-ukit. Ano ang masasabi sa atin ng rock art? Ang rock art ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng tao at ang kayamanan ng kultura ng tao na hindi makukuha sa ibang pinagmulan. Sinasalamin nito sa isang napakadirektang paraan ang paglitaw at pag-usbong ng imahinasyon ng tao. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa koneksyon sa pagitan ng kultura ng tao at ng natural na kapaligiran.
ang pictographs at petroglyphs at ang mga kwento na sinasabi nila ay matutunan natin ang tungkol sa mga taong nabuhay ng libu-libong taon na nakalipas sa pamamagitan lamang ng pagtingin ng mga larawang na iwan nila. Mahigit 6,000 taon na ang nakakalipas ang mga tao ay nagkukwento hindi sa mga salita gaya na ginagawa natin ngayon, kundi sa pamamagitan ng mga larawan. Ang mga petroglyph ay mga makapangyarihang simbolo ng kultura na sumasalamin sa mga komplikadong lipunan at relihiyon ng mga nakapaligid na tribo. Ang mga petroglyph ay sentro sa sagradong tanawin ng monumento kung saan nagaganap pa rin ang mga tradisyonal na seremonya. Ang konteksto ng bawat larawan ay lubhang mahalaga pati ang kahulugan nito. Nagbibigay ng katibayan ng maagang aktibidad ng tao na maaaring gamitin ang rock art upang maunawaan ang mga unang aktibidad ng tao tulad ng pangangaso, ritual at mga eksena mula sa pang-araw-araw na buhay. Bakit tinawag itong angono petroglyphs? Ang angono binangonang petroglyphs ay binubuo ng mga sumorphic at geometric na figure na nakaukit sa isang rock shelter na matatagpuan sa hangganan ng mga munisipalidad ng angono at binangonan sa lalawigan ng Rizal at ito ang naging pangalan niya. Ang mga petroglyph at petroglyph ay authentic. Ang mga site ay sistematikong hinukay, dokumentado at pinag-aralan ng National Museum of the Philippines na isang multidisciplinary team ng mga arkeologo, antropologo, geologist, botanist at zoologist. Lahat ay opisyal na diniklara ng National Cultural Treasures alinsulod sa Presidential Decree 374 at naitala sa mga rehistro ng rock art. Alright! Mga kasining, no? So pababa na tayo. So doon talaga bawal kumuha ng video. So pababa na tayo. Yan, alright. Nakita na natin yung ganda ng rock art dito sa Angono. Kaya lang nakakalungkot. May mga nakita tayong mga nagbandal doon sa site. So parang nakakasira ng kultura, no? Parang hindi na protektahan. Siyempre may mga ibang siguro na hindi nila nakikita gaano kahalaga yung mga nakaukit doon sa bato. So yun, hanggat maaari, sumunod tayo sa rules, no? Patakaran. Number one yun. Pag sinabing bawal kumuha, bawal kumuha. So kumukuha lang tayo dito lang sa baba. Bawal kunan siya ng video. Picture lang ang ina-allowed. So babalik na tayo sa tunnel para bumiyahe ulit, no? Right. So dito na natatapos yung ano natin, no, paglalakbay dito sa Angono petroglyphs, no, yung mga ukit sa bato, yung the oldest rock art dito sa Pilipinas, dito lang sa Angono, art capital of the Philippines. So pauwi na tayo, lalabas na tayo, bababa na tayo rito sa Pagtantim downtown, no. So para bukas meron pa tayong energy dun sa Gigantes parade nila. So babalik ulit tayo sa dinaanan natin papuntang tunnel. So ito yung
bahay doon sa likod natin. Yan yung mga pinaka-registration nila. Bawal talagang kumuha ng video doon sa taas. So, wali ka na. Naghihintay na yung service natin. Si Tatay Manuel. At nakakagutom din. Oh. Buti na may dala akong saging at tubig. May tubig naman dito. Uy, mayroon silang lababo. Ayan, ayun. Tatlong lababo dito. May hand wash. Nag-repress lang ako ng bibig ko. Ay. Ang daming cactus dito. Yan. Picture muna tayo rito. Dami kang maririnig ng mga ikon dito, iba-ibang huni. Diba na? Labas na tayo ng tanim at mahirap abutan tayo ng dilim dito. Sobrang dilim. Yun lang ilaw na makikita mo. Yun lang. Kala mo malapit yan. Malayo yan. Padilim na, no? So 4:30 na. So kailangan pag mga ganito na sa gubat ka o nasa kabundukan, dapat mga bago mag-alas 6 na sa baba ka na. Grabe. Ginawa. Yung tunnel na to. Iba yung experience mo pag nandito ko sa loob ng tunnel. Madilim. Pansin ko yung mga ano, yung mga texture. Ito lang, pag binutas to, inukit pa. Iba o. Alright, halika, palabas na tayo. Thank you.
May humahabol pa. Wala ba nga na dyan, Chef? Sticker? Naubusan na ako. Abangan mo na sa channel ko, Kuya Jess Camp Attack. O sa YouTube channel. Marami nga na naghihingi pagbaba kasi may mga nakakilala na sa akin sa channel ko. Salamat kay Sir dito sa yung bantay dito sa Pedro Gibson sa kuweba. Okay, hey, Sir, thank you. Salamat. Ay, puno ko po. Ask, Sir. Ayan po yung mga Sir, declaration na po. Yung declaration? 50th anniversary? Yes, Sir. Yung kailangan po na dineclare. Ah, okay. So, dineclare siya 1973. August 1, 1973. Kung kailan siya dineclare, no? Itong ano, historical site na tong lugar na to. Paano tayo ulit yung downtown, no? Puntahan natin yung ano, yung kay Botong. Pabagtasin natin yung Doña, basta yung Doña na street doon, Doña Street. Yan, yung kay Botong. So sa baba, pinakababa nun, meron pang mga pasyalan, no? So hindi na natin pupuntahan kasi may mapatay yung lahat. Yung priority natin yung may kinalaman sa sining. Sining at kultura. Doon meron naman kasi kami parang sabi ko sa inyo ng ano, guard house. So, pero yung ID ko muna natin. Kuhin lang natin yung ID na iniwan natin dito. Sayo, salamat ha, yung ID. Post office yata. Ay, hindi, alumni. Yung may maroon. Jesus Henotiba. Women's alumni PWU. Yan, ako yan, bro. Thank you. So, nakuha na natin yung ano natin, ID na iniwan. So, let's go sa go. Yan, parte ng downtown. So, make sure na pupunta kayo dito sa Cueva o Pedro Clips. Pedro Clips. Dapat meron kayong dalang ID. Kasi iniiwan yun para nalalaman nila kung sino yung pumapasok.
Ate Emmanuel, siya yung hahanapin nyo doon sa Cotoda, sa downtown. Diba? Hindi niya ako siningil ng mahal. Yung tama lang. Diba? Yung, kung gusto nyo pumunta, yun, puntahan nyo lang yung mga pinuntahan ko, no? Madali lang. At least may experience mo makita yung the oldest rock art in the Philippines. Alright! Importante kayo meron kayo ng mga pagkain. Kasi pagkatapos ng mga mahabang lakarang, kwentuhan, makasabihin nyo sa vlog, bukutumin kayo. So piniprepare ko, gadala ako ng saking tapos tubig. Pero di kasi kain ka naman ng kain. Kung halo-halo yung kinain mo, baka magtawag ka at mag-be my lady ka. Kaya yung be my lady? Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Ibig sabihin yung take my hand, yung alam mo na yung ilalabas sa alam mo na. Yun, ibig ko sabihin. Kaya ito saging hiyang na hiyang kasi ako at usal ko. Sa gabi ko, ito yung hinahain ko. Kaya malago yung balbas ko. Imagine mo, 46 pesos. Meron ka ng saging. Pinabagtas pa rin, natin itong kahabaan ng tinaanan natin, oh. Pinangunan pa rin ito. So dito, no, pababa na tayo. May nakita tayong nagkakwari dito, no.
Ako si Kuya Jess, ang inyong kakampi sa samot-saring kwento at paglalakbay. Hanggang sa muli, paalam!